tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mabuti ka pa, ate. May nanliligaw sa iyo na balikbayan. Kaya ako, kailan din kaya ako liligawan ng isang balikbayan? Wala kang balikbayan na maliligaw, pero may dentist ka namang maliligaw. Ano ba naman ang halaga ng kikitain ng isang dentista kung ikukumpara sa dolyares na matatanggap mo pag magkatuluyan ka ni Kuya Romel? Alam mo, Angie, hindi naman pera ang batayan sa isang matagumpay na pagsasama. Nasa pagmamahalan ng dalawang tao yan. Mapera nga ang lalaki. Hindi ka naman mahal. Di wala din silbi. Ate, marami na akong nasaksihan. Lumilipad sa bintana ang pag-ibig kung kumakalam na ang tiyan. Kaya ako, kung may pagkakataon rin lang na makapunta ko sa ibang bansa, hindi ko papansin si Steve kahit pa dentista pa siya. Hirap na hirap tayo noon, mga anak. Pareho kami ng itay ninyo na nanggaling sa mahirap na pamilya. Mabuti na nga lang at kahit paano nakakatulong ka na sa amin. Siya naman, mga anak. Kapo kami na in love sa isa't isa ng nanay ninyo. Hindi namin pinangalagaan ang pag-aaral namin, kaya pareho kaming walang natapos. Dahil maaga kaming nag-asawa. Ano kayo ng resulta? Kapo kami naghihirap. Nadamay pa namin kayong dalawa. Hindi bali ho, itay. Dahil sa pagsasama ninyong dalawa ni inay, nabuo kaming dalawa ni Angie. Nabuo nga tayo. Naghihirap naman. Pasensya na kayo, mga anak. Nadamay kayo sa maling desisyon namin noon ang ilay ninyo. Kung saan inisip muna namin sana magiging buhay namin pagkatapos naming magtanaw. Hindi sana ganito ang buhay natin. Ang pagsisisi nga talaga nasa bandang huli. Okay lang yan, itay. Dahil kung hindi kayo nagtanaw na dalawa ni inay, posible na iba ang napangasawa ninyo at malamang wala kami ng kapatid ko ngayon dito sa lupa. Anong wala? Ang sabihin mo, ate, kapag tayo naririto sa mundong ito, iba nga lang siguro ang nanay at tatay natin. Pero biro, mga anak. Kaya kayong dalawa, piliin ninyong mabuti. Magiging buhay ninyo habang pareho pa kayong dalaga at wala pang pananagutan sa buhay. Siya nga naman, mga anak. Huwag ninyong tutularan ang pagkakamali namin ng itay ninyo para makaahon na tayo sa hirap. Oo. Kaya ang tanging pag-asa lang namin para makaahon sa hirap ng buhay, kayong dalawa. Bereng, maglatag ka na nga ng higa natin at inaantok na ako. Anak, naway pakinggan ninyo kami ng itay ninyo. Hindi pa huli ang lahat para mabago ang takbo ng buhay natin. Oho, inay, kahit hindi niyo yan sabihin sa akin, yan ang gagawin ko dahil gusto ko makaahon tayo sa hirap. Tama ka, anak.
Kayo na mismo ang makapagpapatunay na mahirap ang maging mahirap. Kaya mag-aral kang mabuti, Angie. Ang akala kasi ng mga mayayaman, hawak nila ang buhay ng tao dahil may pera silang pinagmamalaki. Kaya nga, kayo na mismo ng kapatid mo ang makapagpapatunay na mahirap ang buhay ng isang mahirap. Gumawa kayo ng paraan para makaahon tayo sa hirap ng buhay. Huwag kayo mag-alala, inay. Hindi ko ipapadana sa inyo yung paglalait ng mga may kaya. Babaguhin ko ang takbo ng ating pamumuhay. Ay, naku. Kung bakit po ganun, inay? Bakit napakadali para sa isang mayaman? Ang laitin ang isang mahirap. Pero ang mahirap, hindi niya kayang laitin ang mayayaman. Bakit po ganun? Eh, kasi nga, mga mayayaman sila. May kaya sa buhay. Kaya hindi sila basta-basta masasaktan ng kung sino-sino. Ha? Huh? Ano naman po kung may kaya sa buhay? Dahil lamang ba sa may kaya ito sa buhay, ay may karapatan ng manlait? Ay, wala nga anak. Kaya lang, dahil marami nga siyang pera, marami itong kaibigan. At may pera na pambayad sa mga tao na magtatanggol sa kanila. Kaya malakas ang kanilang loob. Ay, ibig sabihin, pag marami na akong pera, maggagaw ko rin ang lahat kahit anong gustuhin ko? Ganito naman ba tayo lagi? Anong ibig mong sabihin? Ito, palakad-lakad lang sa park. Upo-upo. Eh, ano sana ang inaasahan mong gagawin natin? Eh, hindi pa ba tayo pwedeng manood ng sine? Eh, palabas na ngayon yung paborito ko na pelikula. Diretsahin mo nga ako. Ano bang pinupunto mo? Ang ibig kong sabihin, malam naman tayo ng sine. May magkasintahan naman tayo, pero hindi pa rin natin nasusubukang pumasok sa sinehan para manood. Ayoko nga. At bakit? Magnobi naman tayo ah. Eh, kung may ginawa ka sa akin sa loob ng sinehan, eh, madilim pa naman dun. Ano? Ito naman oh, dumi ng isip po talaga eh. Ano naman ang gagawin ko sa'yo sa loob ng sinehan? Manunod nga tayo, hindi ba? Basta, ayoko. May pangarap pa ako sa buhay. Bakit? Ikaw lang ba may pangarap sa buhay? Meron din akong pangarap sa buhay ah. Pero, kailangan din nating magmahal habang hinihintay natin ang pagdating ng araw na yon. Eh, paano pa kaya darating ang araw na yon kung nabuntis mo na ako, Aber? Buntis ka agad? Hindi ba nga kita nahahalikan eh? Buntis na kagad ang iniisip mo? Saan pa nga ba hahantong ang pagsasarili natin kundi doon? Kaya't habang maiiwasan, ay dapat nating iwasan para hindi tayo maghihirap sa buhay. Oo na, pastora. Pastoro ka dyan. Kaya't gusto mo na makamit ka agad ang inaasa mo. Magsikap ka ngayon pa lang. Hindi yung pabanjing-banjing ka lang. Nagsisikap naman ako ah. Pagsisikap ba yung ginagawa mo? Napakalit ng kinikita mo sa clinic ka mo? Teka nga muna. Ano ba talagang gusto mong tumukin? Mag-abroad ka para mas dumami pa ang kita mo. Dahil kung narito ka lang sa Pilipinas, ay hindi ka aasenso. Ay, kung ako lang sanang masusunod eh, gustong-gusto ko kaya lang. Eh, nag-iisa akong anak at narito sa Pilipinas. Lalo na, parehong silang matanda. Ako lang ang pwede nilang takbuhan. Kaya ngayon, malabo pa yung sinasabi mong pag-abroad ko. Ah, ganun. Bueno, maghanap ko na lang ng ibang maliligawan mo. Dahil ang gusto ko ay marangyang buhay at hindi isang kahig
isang tuka. Anje? Tatapatin kita. Kung hindi mo rin lang maibibigay sa akin ang pinapangarap kong buhay, kalimutan mo na ako. Gustuhan mo ba ang pagkain? Oo, nabusog nga ako eh. Asya nga pala, kailan ka pa dumating galing ng Maynila? Ah, kanina lang. Dumiretso na ako sa dental clinic kung saan ka nagtatrabaho. Dahil baka kung uuwi pa ako ng bahay, hindi na kita maaabutan. Grabe ka naman. Tinext mo naman ako, nasusundin mo ako eh. Oo nga, pero hindi ko hawak ang manibayaran ng bus eh. Baka malita ko nang dating. Maghihintay ka ng siyam-siyam doon. Ganon. Eh, ayokong pinaghihintay ang babaeng unang-unang pumuko sa natutulog kong damdamin. Naku ha, naging madrama yata ang usapan natin. Oo nga eh. Asya nga pala, pwede ba akong pumasyal sa inyo? At bakit? Para naman makilala kong mga magiging magulang ko na rin. Hayan ka na naman eh. Niloloko mo ako eh. Hindi kita niloloko ha. Kaya nga ako pupunta sa inyo para makilala kong mga magulang mo. At tuloy mapatunayan ko sa iyo na totoo ang inialok kong pag-ibig sa iyo. Talaga ate, sinagot mo na si Kuya Romel? Oo, ang tanong, gusto mo ba siyang maging bayaw? Oo naman, dahil pag mag-asawa na kayo, syempre, dadalhin ka niya sa Canada. At pag naroon ka na sa Canada, dadalhin mo na rin si Naitay at Inay. At ipipetition na rin ako ni Naitay at Inay. Wow! Magkakarating na rin ako sa Canada. Kaya ikaw, mag-aral kang mabuti. Habang nag-aaral ka, pra-process ko na ang papeles ninyo. Tama, ate. At hindi magtatagal, ay naroon na rin kami ni Naitay at Inay sa Canada. Magiging mayaman na rin ako. Tayo, bibili tayo ng mga lupain. At magpapagawa ako ng maraming bahay. At pauupahan natin. Anong sa ganun, kahit hindi tayo magtatrabaho, ay may perang dumarating. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Init ng panahon. Doon na nga muna ako sa mall. Malamig doon. Anji! Pamilyar sa akin ang boses na yun. Parang boses ni... Anji! Pinunta na kita sa bahay ninyo. Umalis ka raw. Mabutit nakita kita dito. Ikaw na naman. Anong ginagawa mo dito? Pwede ba mag-usap tayo? Nag-usap naman tayo, hindi ba? Ano pang pag-uusapan natin? Eh, tungkol sa ating dalawa. Steve, ano ba? May pupuntahan ako. Please, mag-usap lang tayo. Steve, pwede ba? Naririto tayo sa kalye. Tigilan mo nga ako. Pero, huwag ka nang susunod-sunod sa akin, ha? Hindi kita titigilan hanggat hindi mo ako kinakausap. Ah, ganon. Hindi mo ako titigilan hanggat hindi kita kinakausap. Eh, paano kung tatawag ako ng pulis? At sasabihin kong may plano kang masama sa akin. Susundan mo pa rin ba ako, ha? Jay, mahal na mahal kita. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Pwes, mabubuhay lamang ako kung may pera kang iintriga sa akin. Maganda naman ang kita ko dun sa clinic ko, ha? Mabubuhay tayo. Ayoko nang mabubuhay lang. Dahil ang gusto ko ay marangyang buhay
na alam ko na hindi mo kayang ibigay sa akin sa pamamagitan lamang ng napakaliit na klinika mo. Mag-usap tayo. Pag-usapan natin kung paano ko mapapalago pang klinika ko. Hindi mo ko lalabayan. Tatawag ako ng pulis. Sige, tumawag ka. Gusto ko lang naman lang iparamdam pulis! Sila na... Pulis! Tulungan niyo ako! Aji? Mamang pulis! Huliin ninyo ang mamang ito! Pinabastos ako! Nagsabi sa akin yung anak mo kagabi. Exam na naman daw nila at magbabayad na naman siya ng matrikula. Ay, naku, paano kaya ito? Nasalanda ng bagyo ang itinanim ko. Wala akong mapagkukuhanan ng pambayad. Ah, naririto na palang anak mo eh. Mano po, itay. Mano po, inay. Ah, kawan kayo ng puong may kapal. Ah, teka. Ano-ano ba itong madala mo? Ah, sumahod na po ako, inay. Kaya namili ako ng kailangan dito sa bahay. Ay, naku, anak. Unang sahod mo pa lang eh. Salip na sa sarili mo unahin eh, ang kailangan dito sa bahay. Siyempre naman ho. Bakit pa ako magtatrabaho kung hindi lang matugunan ang pangangailangan dito sa bahay? Eh, nagpapasalamat kami ng inay mo at hindi ka nakalimot. Kaya lang, hindi ka pa sana namili. Ho? Bakit ho? Eh, kwan kasi anak eh. Mag-exam kasi yung kapatid mo at wala kaming maibibigay na pangmatrikula niya. Eh, yun lang pala eh, inay. Akala ko kung ano na, huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahalang magbibigay ng kanyang tuition fee. Uy, salamat naman kung ganun anak. Eh, talagang pinaninindigan mo na isa kang ulirang anak. Oh, saan ka galing? Bakit ngayon ka lang, ha? Eh, ate, may inasikaso lamang ako. Ano yun? Pinakulong ko lamang yung aso na sunod ng sunod sa akin. Ano? Aso na sunod ng sunod sa'yo? Pinakulong mo sa may-ari? Sa mga pulis. Ano? Ipinakulong mo sa mga pulis ang aso na sunod ng sunod sa'yo? Teka nga muna, hindi kita naiintindihan eh. Bakit sa mga pulis mo ipinakulong yung aso at hindi sa may-ari ng mga aso? Dahil ang aso na tinutukoy ko ay si Steve. Ah, ano? Oo, si Steve. Si Dr. Steve na amo mo sa dental clinic. Ah, ano? Anak, may masakit ba sa iyo? Binugbog ka ba nila sa loob? Ah, hindi ho. Mabuti pa nga, nabugbog ako eh. Dahil hindi magtatagal, maghihilom din ang sugat. Pero ang sugat na nilikha ni Angie, hindi ko alam kung kailan maghihilom. Ano bang bumasok sa kukote mo at nambastos ka ng babae? Abay, hindi lang pangalan mo ang sinira mo. Isa kang dintis. Sana malinis ang pangalan ng ating pamilya. Hinusgaan ako ng kahit sino. Wala akong pakialam kahit alam ko kung ano ang totoo. Anong ibig mong sabihin? Hindi totoo ang binimbindang sa akin ni Angie. Angie? Sinong Angie? Wala ho. Hindi rin yung kailangan makilala pa ang babaeng mukha.
ang pera. Ano pa ang mangyayari sa buhay ni Angie? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madigdan, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan kay sarang ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.